ang bayan ng Bawang tinaguri ang fruit basket ng La Union dahil sa iba't ibang prutas na nakatanim dito. Isa sa masarap na papaking prutas, grapes o ubas. Pero kung inaakala niyong sa malalamig na bansa lamang tumutubo ang grapes, nagkakamali kayo mga kapuso. Dahil dito sa Bawang La Union, summer is the best time for grape picking. Nakaka-curious kasi siya, tapos nakakatuwa kasi hindi naman madaling pumunta sa US, no, sa States para mag-grape picking. So, nakakatuwa na meron dito sa La Union, which is malapit lang, madali na siyang biyahihin. Tapos, it's a different kind of experience kasi hindi naman nga native sa atin ng grapes. Kapag pinag-uusapan natin grapes, ang unang pumapasok sa isip natin, prutas na makikita lamang sa Europa o kaya sa Amerika. Pero ang hindi alam ng marami, dito mismo sa probinsya ng La Union, 1970s pa, ay meron ng tumutubong mga grapes at meron ditong grape farm. Harvest season nga daw ngayon kaya tingnan mo. Ang ganda-ganda na niyang tingnan, lagong-lago na sila, no? Hi, ma'am! Ako po si Kara ng Pinasarap. Anong pangalan niyo po? Ako po si Ace Lomboy po. Ace Lomboy! So, saan galing itong grapes? Kasi usually, pag sinabing grapes, iniisip natin vineyards in Provence, in France, or in California, Napa Valley. Correct. Yes, ma'am. Actually, nagsimula pang tatay ko. Nakakuha po siya ng cuttings po sa Cebu. To begin with. So, ang unang-unang nagtanim ng grapes sa Pilipinas, may Cebu? Meron po sa Cebu, opo. Pero parang backyard Cebu. Farming po siya. So, naging interested po siya. Dinala po niya sa La Union because there were wala pong commercial vineyards at that time po. Okay. So, nag-experiment po siya ng dalawang taon. Okay. 72 to 74. Doon po niya nalaman ang tamang technique at kultura po ng pagpapalaki ng ubas sa Pilipinas. Si Avelino Lomboy, isang farmer at scientist, ang isa sa mga unang nagtanim ng grapes sa Pilipinas noong 1970s. Pero merong specific kind of grape lang na pwedeng tumubo dito. Opo. Oo, yung red cardinal grape. Yes, ma'am. Kasi talagang ito pwede in tropical countries. Yes, ma'am. I read na pati sa Thailand at saka sa Vietnam, ito yes, rin yung tinatanim opo. Nilang grapes. Opo, opo. Ang red cardinal grapes nabubuhay sa mabuhangin at mabuhaghag na lupa gaya ng lupa sa Bawang. Preferred po niya yung tinatawag po nating loamy o yung buhaghag or sandy loamy po. Oo, yung medyo so ito yun, no? Opo, opo. Parang ganitong klaseng opo. Ano. Hindi siya yung talagang parang clay. Oh, hindi niya. Siya yung parang clay. Marami sa mga lugar sa Pilipinas, lalo na yung mga bulubunduking lugar, pula yung lupa, yes, clay, tapos talagang dikit-dikit siya. It's not very porous. Yes, po, ma'am. Ito, ano, gusto niya po yung buhaghag. Parang malapit na siya sa buhangin. Perfect ang La Union because La Union has a long coastline, yes, but ma'am. At the same time, meron din siyang bundok. Yes po, ma'am. Tama po kayo, ma'am. Tatlong beses sa isang taon ang harvest season ng ubas, pero ang panahon na may pinakamaraming ani, tuwing summer. Red cardinal, they love sunshine. Kaya rin siguro hindi conducive in many other islands in the Philippines ang pagtatanim ng grapes. Kasi alam mo naman, ang Pilipinas, dalawang season lang tayo, wet and dry season. Pag dumating na yung wet season, ayaw na ng grapes yun. Yes, tama po kayo, Ma'am Kara. Oo. So, gustong-gusto po ng grapes po yung long dry season, which is dito po sa Ilocos patatagpuan po. Sa vineyard o taniman ng ubas na ito, meron daw sikreto sa masaganang ani. Pero pa ba kayong iba pang ginawang innovation para hindi naman masyadong mainitan yung mga grapes at makapag-adapt pa rin siya? Actually, yung overhead, kaya po nasa itas po ng ulo po natin, is the culture developed by my father, which is conducive po sa klima ng Pilipinas. Kasi sa Pilipinas po, mainit, so malinsangan po. So very humid, nagkakasakit po yung ubas. Kaya ganito po yung sistemang adapted po sa klima po natin. Oo. Hindi raw dapat bababa sa 5 feet ang taas ng ginagapangan ng grapevines para mag-circulate ang hangin na kailangan ng ubas. Ito mas matamis ng konti. Depende, ma'am, sa color po. Yan po. So, ayan. Yung mga medyo dark mas colored po. Dark colored, yun yung talagang matamis-tamis. Pero yes, itong mga light. Ito, parang dark siya pero medyo mapusyaw pa ng konti. Medyo maasim. Medyo maasim. Ito ang... ito matamis. Mm. Manamis-namis na siya. Tuwing summer, aabot ng 400 kilos ng grapes ang napipitas dito kada araw.
pangunahing sangkap ang ubas sa paggawa ng sweet wine. Sina Ronald at Joe M, more than 3 years nang gumagawa ng export quality grape wine sa Bawang. Ang paggawa po ng grapes wine first, so freshly picked po from the vineyard. So dapat po nakababad siya sa water. Then after po nito, ihuhugasan natin siya. The next process po na gagawin po natin is ilalagay natin yung mga berries dito po sa juicer po natin. This machine po is ihihiwalay niya po yung juice sa extract niya po. So open po natin. Unti-unti lang po natin ilagay yung mga berries. So kung nakikita nyo po na humihiwalay yung mga buto, balat at yung juice niya po. We've done na po sa pag-extract ng juice ng berries po ng ubas. So the next thing we need to do, kukunin pa rin po natin yung mga skin and yung mga seeds po ng ano ng ubas. Is kailangan pa rin po natin siya. After that, we will put the yeast para mag-extract ng alcohol yung fruit natin na yung grapes na linagay. So ito ay dadaan po sa fermentation process wherein yung linagay nating yeast, it would help the juice and the other ano ng grapes na mag-extract po ng alcohol. So it would take 3 months po. After grape picking, may wine tasting. Wine and cheese. Nice! Yes, sige, so ano tong mga wine na ito? Okay. Iba-iba! Yes, hindi lang pala grape! Okay. We have the grapes and we have guapple and dragon fruit depending on your preference po. Wow! Opo. Ma'am, this is our best seller po, yung okay. Rosa po, which is coming from the red cardinal po. Ah, ito na yung red wine. Mmm! Ah. Fruity! Mm-mm. It's very fruity. Sarap din. Thank you. Masarap po. Din. Thank oo, you. Very, very fruity siya. Pero ako kasi hindi naman ako masyadong ano, umiinom. So mas ano ako on the sweet side sweet ako. Side, so. Pero maganda, masarap pa rin yung hagod niya. Apo, ito, thank ano you po. Na to. Wow. Actually, dito sa La Union, tinuturing na high value crops itong grapes, guapol, dragon fruit po. Dragon fruit. So, hindi lang siya masarap na kainin as is, pwede rin siyang gawing alak or wine katulad nito.